sa inyo mga kapadyak. Matagal na naman akong hindi nagsalita at matagal na naman na hindi nyo narinig ang aking boses. Kaya itong pagkakataon na ito ay aking kukunin ang panahon na ito para magpasalamat sa aking mga subscribe, walang sawang sumusubaybay sa aking channel, mga subscriber natin dyan. Si number one na si Abi Arena 99, si Seed Outdoors, sa si Solo Ciclista. Subaybayan po ninyo ang kanilang mga channel. Mahigit na pong 5 buwan mula nang buksan ang Vancouver, Canada, para sa, dahil sa pandemic. So itong pagkakataon na ito, mga kapadyak, binalikan natin ang Delta Regional Provincial Park na isang magandang lugar na bird sanctuary tsaka shellfish industry ng Delta. Kung makikita po ninyo yan, yan na sa harapan natin ay isang malaking dagat, parte ng dagat yan. Pero pag naglo-low tide, mga kapadyak, marami kang mapupulot ng mga shells dyan, katulad ng Manila clams, guiduck, malalaki po guiduck dyan, masarap yan. At dito sa kabila naman yan, mga kapadyak, papakita po sa kabila ako ay isang golf course. Yung golf course na yan ay yung King Ling Golf Course dito. Maganda pong pa sa mga nag-go-golf natin, mga viewers dyan. Kung kayo, mga kapadyak, ay gustong mag-golf dito sa Delta, sabihin nyo lang po sa akin at ako'y kaaking dadalhin dyan. Nasa harapan po natin ang UBC, University of British Columbia, yung malaking buwan na yan. Ayan, yan yung island na yan. Yan ay yung pinupunta natin, na kung napanood ninyo yung manakaratang video, yung Regional Pacific Park, yan po yan. Boom, yan ang kabuuan niya. Medyo maraming mga lamok ngayon. Lamok ka, sip-sip, maaga pa yan. Ayan, mga kapadyak, ang golf course. Maraming maglalaro na dyan. Tsaka itong area na ito, mga kapadyak, malapit ito sa airport. May airport na maliit actually dito. Ewan ko kung hanggang marshland ito, tinatawag nilang marshland. Napakaganda ito, mga kapadyak. Dito rin kami kumukuha ng tinatawag nilang sea asparagus. Marami po yan. Ayan o, sa gilid. Actually, kaya nandito kami ngayon, mga kapadyak, para manguha ng sea asparagus. Gagawing salad. Masarap yan. Papakita ko mamaya dun sa inyo sa video yan. Lagi po natin kasama na ang ating asong si Bella, na sa likuran na naman po ng ating try. Tahimik lang po siya yan. Nakilala nyo na po si Bella nandiyan sa likuran. Babaybayan natin ito. Ewan ko. Itong area na ito, mga kapadyak, mahaba po ito. Siguro hanggang sa kabilang side na Suri. Tapos doon sa kabila po niya, white truck na ang dumi niya. Ayun ay dalawang town. Pero ang layo nito mula sa bahay namin, siguro mga 30 minutes lang po. Mga kapadyak, magandang maglakad dito sa umaga. Maraming, tsaka sa hapon, maraming ibon. Marami kang makikita ang mga ibon. Ayun, mga bird watchers. Ayun, mga kapadyak. Ang mga makikita mo rito.
Santa Rita, Mayan, Manila. Kasi marami yung mga agila rito eh, yung bald eagles. Good morning, sir! Ayan, golf course yan. Napaganda tanawin niya na yan ang Vancouver Mountains. Yung mga nakikita niyong mga patch ng snow dyan, mga Panjab, sa baba niyan ay yung mga ski resort. Ang Vancouver po, tatlo ang ski resort niya na nandito sa makikita man na nandito lang sa malapit sa bundok na yan. Yung nasa tapat mismo ng bahay namin na nakikita ninyo pag linablog ko dun sa malapit sa bahay namin. Ayun po ang tinatawag nilang Grouse Mountain. Sa kabila po niyan ay yung tinatawag nating Seymour Cypress Bowl. O, tignan nyo po mga kapadyak, dito sa gitna ng nowhere merong mga upuan para makita mo ang view. O, yan ang view, tignan nyo. Alagang-alaga po tayo ngayon. Ayan yung golf course na sinasabi ko mga kapadyak. Tignan yung mga bundok dyan sa kabila. Gaganda, malapit na matunaw ang mga snow. Mga umaga na nag-golf yan. Golf course sa King Links Golf Course. Pwede tayo pumasok dyan actually dyan sa tawag nito dyan sa pro shop nila. Pero some other time siguro para may video na magawa natin na sarili niyong video. Yung mga nagpapasalamat tayo na naman sa mga supporters natin diyan sa ating channel, si Mix Rad Mix Vlog, mga taga Seattle. Marami pong salamat sa wala niyong sawang pagko-comment sa akin. Mga kaibigan natin diyan sa Japan, si Neneng Jen Sakura. Hindi ko po kabisado pero marami pong salamat sa inyong pagsuporta sa aking channel. Naway patuloy ninyong papanoorin ang aking mga video. Good morning. Good morning po. Papakita area. Ang tawag po nila rito ay Boundary Bay. Actually, i-blinag ko na ito nung nakaraan, Boundary Bay Park. Pero dahil sa maganda na naman ang panahon, summer na summer, i-blog-blog ko ulit. Pero tignan po, yung nakikita po yung bundok doon sa kabilanan, ayan ang tinatawag nilang Mount Rainier. Sa Washington na po yan. Ayan o, may snow pa rin. Kasi ang layo ng United States mula rito po, mga siguro kwan na lang. Sabihin ko ng mga 10 minutes nasa Washington ka na. Yung unang state ng Washington, unang bayan ng Washington, I think ay Blaine. Yan yung Blaine. Ang Vancouver po ay katabi niya lang ang Washington State. Sandali lang po namin tinatabi dyan. Mula doon sa bahay namin, 30 minutes nasa border kami. Pero mahaba ang border ngayon, mga kapadyak, ang pila. Dahil sa maraming gustong mag-shopping. Mas mura kasi ang bilihan dun sa state, mga kapadyak. Malaking difference yan. Dito kasi sa Vancouver, sa Canada, malaki ang tax. Yan, nasa harapan natin mga kapadyak, North Shore ang tawag nila dyan. Yung North Shore, part ng Vancouver. Actually, wala tayo sa Vancouver, nasa Delta tayo ngayon. Nasa boundary tayo ng Delta at White Rock. Malapit na po tayo sa White Rock. Suri actually ito pa rin. Pero boundary, mga boundary ito kaya tinawag nilang Boundary Bay. Yan ang Boundary Bay. Boundary ng
ng state, Washington, sa mga karatig na city. Napakaganda po rito. Marami pong along the way rito, may mga table, piknikan, maglakad, parang sa probinsya. Pero parang probinsya, pero alam nyo, ang mga bahay dito, lalaki, pag nakipakita ko sa inyo, yung mga farming nila. Farm ng strawberry, blueberries, saka mga farm ng mga vegetables, lalaki. Pag sinabi nating farm dito, ang mga tao hindi mahirap na farmers. Farm, malalaki ng mga farm nila. Kasi maganda ang programa ng gobyerno rito tungkol sa mga farming. Pag maraming vegetables, pwede mong ibenta doon sa tinatawag nilang kooperatiba. Bibilhin ng gobyerno yan. May mga subsidy ang mayan, subsidy program. Yan mga tinatawag nilang programa ng gobyerno na hindi talaga pababayaan yung mga farmers. Ang farmers kasi rito po napakahalaga. Hindi, pag sinabi kang farmers dito, yung mga nagkukan ng baka, mga poultry, agriculture, naku, maganda status mo. Mas sikat ka pa sa mga gobernador na yan sa atin, mga kapadyan. Kasi yung mga yun, yun ang mga pinagkukuhanan ng pagkain. Lalo na pag yung mga tinatawag nila rito yung mga organic, naku, maganda, para kang rockstar. Farmers dito, pag makita ninyo, grabe, mga Tesla, mga battery operated na, oh yan na naman mga kapadyak, viewing part ng Boundary Bay. Dandaan natin kasi lahat ng video natin pag umikot tayo masyadong mabilis eh. Oh, gandang tanawin ngayon ito. Nakalimutan pala natin, time check po, mga siguro mga bandang alas 8 ng umaga. Medyo matirik ng araw eh. Yan ang Boundary Bay. O, tignan nyo, may mga upuan dyan sa baba para magkaroon ka ng time na mag-rest, mag-enjoy, panoorin ang kalikasan. Kung nature ang inyong hinahanap, mga kapadyak, nandito tayo sa nature park. Natural nature park, hindi po man-made dito. Maraming mga ibon dito. Katulad na nasabi ko, mga agila po. Ayan ang airport. Ayun ang airport. Ayun yung tower niya, makikita po ninyo. Ayan, tower din ng airport yan. Malawak yan. Yan runway yun, end ng runway yun. Tapos ito yung tower niya. Okay. Dahan-dahan, papakita ko yung pinanggalingan natin mga kapadyak. Ayan na ang dyan sa nakatutok ng kamera natin. Ayan ang tinatawag nating white rock mga kapadyak. Maganda rin sa bisitahin yan. Napakagandang community yan. Okay, dito tayo, balik ulit tayo, dandan. Tignan niyo mga kapadyak, itong mga damo rito, damo yan eh. Pagdating ng mga bandang July, talagang dito, parang bush ito. Yung sa dami ng mga green. Last time na blinag ko ito, doon lang ata tayo sa doon tayo sa kabila pumunta eh. Dito naman sa lugar na to. O yung mga classmate ko dyan sa Maynila, bumabati ako kala Dominador Lim, si Che Hasildo, si Daisy Lim, asawa ni Dominador, marami pong salamat sa inyong pag-suporta sa aking channel. Thank you.
sarap kunin pang gatong. Mga driftwood tawag yan eh. Pwede pa, pwede natin gawing lumber. Ang dami yung galing. Si Annalisa Santiago, marami pong salamat sa inyo, mga classmates. Hopefully, magkaroon tayo ng reunion at magkita-kita ulit tayo mga classmates ng class 1984 ng Bethel High. Bihira na lang nakikita ko dyan. Marami na rin nalakas sa atin. Kaibigan natin yan. Yung aking matalik na kaibigan na si Albigasan, nawala na rin. Hindi ka natin datili sa atin na anyway, kung mapapanood nyo itong video nito, mga class ng 1984 sa Bethel High School, mag-comment lang po kayo. Sana ay magkaroon tayo ng pagkakataon na mag-reunion. Magkita-kita ulit tayo. Malaman natin kung sino pang buhay, sino na ang patay. Joke on me. Well, anyway. Sana mag-organize si El Presidente Dominador Lim. Siya na lang ang malakas na mahawak, may contact sa atin sa isa't isa. Pero once in a while, na kakausap ko rin yung classmate natin, na kaka-text ko rin yung classmate natin na taga London. Sorry po, meron tayong airport, aeroplano kasi papunta, palabas sa airport, kaya medyo maingay. Mahaba-haba itong ating bibisikletahin ngayon, mga kapadyak. Baka sakaling makarating tayo dun sa dulo, sa may mga market. Kasi sa dulo nito, mga kapadyak, dun sa may, meron yung mga farmers market. Baka sakaling marating natin. Maraming nagbabike rito, mga kaibigan, mga Pilipino rin. Itong dala-dala natin kasi trike, kaya maganda, stable lang. Kasi may sakay, nakasakay si Bella dyan eh. Baka sakali makakita tayo ng mga ibon ngayon. Ewan ko kung medyo hap tanghali na kasi mga bandang lang. Magalas 9 na nata eh. Baba, nakatago na yung mga ibon. Kanina umaga, nandyan sila nangangain ng pansalotay. Kasi lotay niya, ang haba ng lotay, mga kapatid, papakita ko sa inyo. Dito sa may kabila. Ayan sa... Pakita ko dito. Ayan sa kabila niyan, yan yung tinatawag kong, sinasabi kong mga farming ng vegetables. Vegetables at saka mga flowers yan. Pwede tayong pumunta dyan actually. Oh, dito yung dan eh. Ito yung dike ng lotay ngayon. Ayan, yung dike. Para sa... Ayan, makikita ninyo mga kanya. Kaya ko lumapit kasi pa makakuan tayo dyan sa kanal. Pero yan, parte ng dagat yan. Ayan yung diretso niyan. Kung makikita nyo, lotay na lotay. Ayan, may mga pato dun. Kabuan yan. Mahaba po yan. Ang gando. Ang haba ngayon ng lotay do. Ayan. Kung didiretso niya, makikita nyo nandun sa kabila niya yung sinasabi ko sa inyo mga Washington State. Boundary na po yan ng Washington State.
ito yung papasok dyan sa sinasabi kong farm. Ito. Ayaw ko nga masyadong kasi pababa eh. Mga series ng dike. Oh, yung may ibon doon. Nakita nyo doon. Galing. Ayan. Papasok yan dyan sa may farming. Strawberry farm, mga sili. Yung alam niyo yung jalapeno, marami po dyan. Eggplant, mga pecha, pang salad. Ayan, mga farm yan. Indoor farm. May indoor, outdoor farming. Kung makikita ninyo, dito sa Bandarayan din, makikita natin yung mga may takip na cellophane, mga farming din yun. Mga garden din yun. O, yan. Sandali. Ikuha ko lang itong posisyon. Kasama tayong mga nagbibisikleta rin. Marami actually talaga nagbabike dito kasi mahabay. Hindi ako nagkakamali. Mahigit 20 or 15 kilometers. Hello. Meron kayong gustong itanong mga kapadyak, pag napanood ninyo itong video nito, mag-comment lang kayo below. Meron kayong sabihin, gustong malaman tungkol sa Vancouver, sa British Columbia na ating sinasabi palagi na beautiful British Columbia. Dalawa po kasi ang pangalan niya na talaga eh, yung Supernatural BC na beautiful British Columbia. Napakaganda po kasi nito. Itong pinupuntahan pa lang natin na ito, portion pa lang. Pag napunta kayo dyan sa party dyan sa boundary ng Calgary, Alberta, Alberta at BC, nandyan po yung mga Yoho National Park, mga golden town, magaganda po ngayon. Mga park. Dyan sa island, pupunta po kami sa island sa susunod na linggo. Magka-camping na kami, malapit na kami mag-camping. Papakita ko po sa inyo dati yung mga pinag-fishingan ko yan, pinagpupulutan ng mga clam shells. Maganda po dito sa summer. Sa winter, maganda rin kasi mild ang tawag nito, ang haba na nalakbay natin mga kapadyak. Nakalayo na tayo ng gusto. Putuloy ko na dito siguro ang ating video mga kapadyak. Masyado ng marami. Okay, maraming salamat hanggang sa muli. Si Padyak, nagpapasalamat sa inyong pagsuporta at pagpanood ng inyong ng aking mga video. Sa iyong mga comment mga kapadyak, maraming salamat.